ako, Marino. According to the former CEO of IBM, the late Thomas Watson Sr., and I quote, "If you want to succeed, double your failure rate," unquote. Ano kaya yung sabihin nun? Malalim yun eh. Kaya yung sabihin nun, try until you die. Yun. Until you succeed. Ayan. Good morning, Marisa. Good morning sa iyo, Admiral. Medyo kinabahan ako sa try until you die na yan, ha, Admiral. Pero okay yan. Talagang kailangan subok tayo ng subok, mga kamarino. Dahil naniniwala po ako sa kasabihan na yan. Ang tunay na tagumpay ay nakukuha mula sa tunay na pagkabigo. Tama yun. Ayun. Kasi doon ka tumatapang eh. Yeah. Ulit ka ng ulit. Sige. Ang ibig sabihin lamang nito, mga kamarino, huwag tayong susuko sa hamon ng buhay. Kailangan, pag tayo'y nabigo, kailangan huwag tayong matakot sumubok ulit. Tayo kaya, agad. Yun. Kaya yun pala yun. Yun ang ibig sabihin. Yan, ang lalim. Hindi siya matiga. Pero alam nyo, mga kamarino, isang bagay ang nais naming gisingin sa mga Pilipinong magdaragat sa pamamagitan ng yan ang marino, ang tapang sa pagharap sa alon ng buhay. Kaya samahan niyo po kami muli sa isa na namang matapang na paglalayag. Tayo na, mga kamarino, all aboard dito sa Yan ang Marino! Portion is brought to you by Western Union, moving money for better. Ang pinakahihintay na sandali, ang panahon ng pagkagalak, ang panahon ng pagsasaya, kung saan ang lungkot, hirap at pagod ay maari ng isang tabi. Ang pagsasara ng isang kabanata, ngunit magiging tulay sa pagbubukas ng isang panibagong yugto sa kanilang buhay. Ito ngayon ay abot kamay na ng mga kadete. Ang graduation! Siyempre, presente ng mga guro, mga opisyal at mga supervisors. Hindi maitatago sa ating mga kadete ang emosyon. Makikitang nagtatalo ang luha ng kalungkutan at luha ng kasiyahan. Malungkot dahil paniguradong mamimiss nilang isa't isa ang buhay bilang isang kadete. At syempre, ang takot rin na kung anuman ang kanilang susunguin sa hinaharap. Bago tayo magtungo, syempre, pwedeng kalimutan ang taon-taon na tradisyon sa araw ng pagtatapos, ang tree planting, na pinangunahan ng ating natatanging panauhin ang guest speaker na si Honorable Felipe A. Hudan, Undersecretary of Maritime Affairs, Department of Transportation. Matapos ang tree planting, ang mensahe naman ni Dr. Conrado Oca, ang presidente ng AMUSU. On behalf of the MAP community and the growing AMUSU family, I welcome each and every one of you to this graduation ceremony. At the outset, let me congratulate the members of the second batch of Class 2016 for having completed all their academic and shipboard requirements. As we assemble to celebrate with our graduates, allow me to send a special greeting to all the parents and loved ones present today. They have traveled this far to join us at today's graduation ceremony. And so please join me in welcoming the families, guests, and loved ones of the graduates. Let us give them a round of applause to show our appreciation for the understanding and support they have given MAP and to the members of Class 2016. Certainly, the same feelings of joy and relief will be felt by our three graduates from the Center of Advanced Maritime Studies or CAMS, who painstakingly battled the odds of juggling between work and studies and quality family time. Indeed, graduation is a major feat and milestone in your academic and professional lives. As you graduate today, let me remind you that getting educated at MAP is an opportunity and a privilege to experience outstanding education.
From the thousands who applied for scholarships in MAAP, you find yourselves in the midst of those who have done well, deserving to graduate and carry the brand of excellence that MAAP is known for. As Filipino seafarers are well remembered for their professionalism and competence, I exhort you to bear the country's torch and show the world that we are indeed one of the best breeds of maritime professionals in the world. Congratulations once more to the class of 2016, and may God's unfailing guidance be with you always. Mabuhay po tayong lahat! Mabuhay po ang Marinang Pilipino! Sail forward forever, Bob! Na-inspire ang lahat sa mensahe ni Dr. Conrado Oca. Napakagandang panimula at mula sa araw na ito, paniguradong nasasabik na ang mga kadete sa kanilang mga susunguin sa kani-kanilang mga buhay. As Dean of the Department of Academics of the Maritime Academy of Asia and the Pacific, Mr. President, I am presenting to you the second batch of class 2016, composed of 104 members of Bachelor of Science in Marine Transportation and 84 members of Bachelor of Science in Marine Engineering who have completed their academic requirements. Sumunod ang mensahe ng aking partner na si Vice Admiral Eduardo Santos. By virtue of the powers vested in me by the Board of Governors of the Maritime Academy of Asia and the Pacific, I hereby declare you graduates and confer upon you the degrees of Bachelor of Science in Marine Transportation and Bachelor of Science in Marine Engineering. Congratulations. Portion was brought to you by Western Union, moving money for better. Lulubog natin sa dagat dito sa ano yung isang seat ng rape na ano bali dalawampung tubo dalawang to ganto Ma, pa, dalaw ulit kami next week. Ingat lagi. Apo ko, mag-aral mabuti. Opo, Lola. Kamusta pong panggastos nyo? Huwag masyadong mag-alala. May vision kami sa SSS.
Maliban sa kanilang pag-graduate mga kamarino, ay binigyan rin sila ng privilege na maging isang ganap na ensign. Ano nga ba ang ensign? Ang ensign ay ranggo na nagdedeklara na ang ating mga kadete ay magiging parte na rin ng ating Philippine Navy as reserve. O, di ba mga kamarino? It's really a win-win situation para sa ating mga graduates. Seafarer ka na, Reserve Philippine Navy ka pa! Ang kanilang diploma, ang kanilang pride. Ito rin ang kanilang lifetime treasure. Ito rin ang kanilang lifetime achievement. Isang diploma patungo sa isang magandang kinabukasan para sa kanila at ng kanilang pamilya. Ayan, kitang-kita ang saya at pagkagalak ng ating mga kadete, lalong-lalo na ang cum laude, habang iginagawad sa kanila ang napakahalagang dokumento na ito. Kung may mga kadete graduate, aba, meron rin namang tatlong mapapalad na magsisipagtapos rin ng kanilang masteral. The power vested in me by the Board of Governors of the Maritime Academy of Asia and the Pacific, I hereby declare you graduates and confer upon you the degrees of Master of Science in Marine Transportation and Master of Science in Marine Engineering. Congratulations. Our graduates today of 2016, you are all honored on this day because you completed your course in marine transportation and marine engineering in very, very difficult way. I've heard about MAAP in many, many times before. Ang MAAP po ay talagang maganda ang kalidad, magaling ang mga tao, at nasa puso nila ang pagtulong sa ating mga estudyante. This school has the best, I would say if not the best, simulator combination in the whole Philippines. Pag-uumpisa pa lang po ang araw na ito, sapagkat kayo ay nag-training, your dedication to really have good results and honesty to your homeworks and activities. What I'm trying to say is a simple message for you. You can be your own. Don't lose trust. Such inspiring and motivational words ang ibinahagi sa atin ng ating kagalang-galang na guest speaker na si Honorable Felipe Hudan. Sana'y maging baon nito ng ating mga kadete sa kanilang buhay. Up next mga kamarino, naalala niyo ba si Mark Kelvin Abarado? Makakasama ulit natin siya para sa kanyang huling interview bilang isang kadete ng Maritime Academy of Asia and the Pacific. Ma, pa, dala ho ulit kami next week. Ingat lagi. Apo ko, mag-aral mabuti. Opo, Lola! Kamusta pong panggastos nyo? Huwag masyadong mag-alala. May vision kami sa SSS. Next week.
Ingat lagi. Apo ko, mag-aral mabuti. Opo, Lola. Kamusta pong panggastos nyo? Huwag masyado mag-alala. May vision kami sa SSS. This portion is brought to you by SSS. Bilib kami sa'yo. Hindi maitatago ang tuwa at galak sa mukha ni Mark Kelvin Abarado sa araw ng kanilang graduation day. Dahil sa muling pagsikat ng araw ay sinimbolo nito ang bagong paglalakbay. Hindi bilang isang kadete, kundi isang ganap na profesional. Ang pagtatapos sa kolehiyo ay isang bittersweet na feeling. Tapos na ang mga puyat at sakripisyong kanilang inilukluk at inilaan para sa pagtatapos ng kanilang napiling kurso. Ito ang panibagong paksa ng kanilang buhay. All the greatest things in life doesn't come easily. So, masaya at masarap na finally after all those years, graduating na. And after all the struggles, the pain, tears, joy, suffering, endless nights studying, finally we are here reaping all the things we planted. So ang saya ng feeling na finally we could give back things that our parents worked hard for. Yung plan ko is to review agad for licensure exam kasi payo ng office namin na kukuha ko ng exam agad after nito, just to finish my license so I could go on board na with license. Even though hindi ako ipopromote nila, at least I have the license. Mga kamarino, kung matatandaan ninyo, isa si Mark Kelvin Abarado sa mga pasok sa 10 Outstanding Maritime Students of the Philippines. Kaya naman nagtapos siya sa Academy with Flying Colors. Dagdag pa niya, all over the Philippines, may mga kaibigan ako. We are gathered here from different places in the archipelago, from Luzon, Visayas, Mindanao, and one way or another, kahit pumunta man ako sa ibang lugar or kahit pumunta ako sa Cagayan de Oro, kahit pumunta ako sa Tawi-Tawi, may mapupuntahan ako. Aming ding nakapanayam ang kanyang proud na mga parents. Always be a good boy, safety first, and pray always. Ingat palagi. Good boy. Yan lang. Proud na proud kami sa iyo, Kuya. I love you. Si Juancho Amon, ang dating fleet commander ng Academy. Ano naman kanya ang kanyang feeling na siya ang naging fleet commander ng Academy hanggang sa oras na naipasa niya ito sa kanyang underclassmen? First day na tumapa kami, we have nothing looking forward but this day. So this day is a 4-year in a making. So at last, sa wakas, nakagaluin na kami. Masaya, malungkot. Masaya dahil after the struggles, hardships, sorrows, nandito na kami, sama-sama magmamarcha. And malungkot, of course, napamahal na sa amin yung MAAP, napamahal na sa amin yung isa't isa, and the underclassmen, but still, we have nothing to do with that. So, what to do is to move on. After MAAP, patutuloy-tuloy yung seafaring career namin, and I'll be away from home for how many years until na siguro mag-retire ako. So, I think it's time for my family, even that short period of time. The pressure is there, yung stress, kasi they are expecting from you a world-class academy, and you are leading that. So, I think, but at the end of the day, magpapahinga ka sa bunks mo, matutulog ka, that you're smiling because kahit pa paano, you inspire others, you inspire your underclassmen, you inspire the people around you na you are worthy enough to have that position. So, mahirap pero masaya. Ang mga natutunan daw niya sa kanyang 4 na taon sa academy? We are molded here to be a world-class seafarer. So I think someday soon we will man and we will command a multi-million dollar ship with a multi-million dollar cargo. So I think yung leadership na yun yung magagamit namin because
leadership does not end in the four walls of the academy, or neither ends on the bridge or on the ship, but everyday life, you will become leader. So I think as my life will go by, leadership talaga. Congratulations, Juanjo Amon! Very proud ako. Sabi ko lang, siyempre, yung mga paghahanda na ginawa ng maapi, panindigan niya. Maging leader siya dito, sa darating ng mga panahon, magiging leader din siya kung siya ay magpapatuloy at maging kapitan, siyempre, ng sarili niyang barko. At yun ang aming mga pinapangarap. Pero ano man ang tahaki niya na buhay, lagi kami nasa likod niya nakasuporta. Narito naman ang aming pakikipanayam sa iba pang mga graduates ng Academy. After so many years, 4 years and a half to be exact, we are proud to ourselves and of course our family for us. Masarap sa feeling kasi 4 years in the making. Actually, sa iba sa amin, 5 years or more. So it's really overwhelming. Napakasarap sa feeling. Tapos at the same time, we feel challenged para sa hinaharap. To live with pride and honor in ourselves as midshipmen. And all things are possible. Kaya natin lahat basta gusto natin. And hindi natin kaya ng sarili natin. We need friends. Tsaka dito sa MAAP, hindi lang kami basta-basta magkaklase. We are brothers and we are family. So yun yung pinaka-natutunan namin lahat. To all my underclassmen, keep up the good work, continue learning, and be blessed to others. To all my underclassmen, palagi nyo alagaan yung sarili nyo and always remember na to give back sa ating alma mater and keep doing your best. Kaya-kaya nyo yan. Sa kayo nagustuhan. I'm so blessed and privileged to be a product of the Maritime Academy of Asia and the Pacific, to be a ambassador of world peace. Congratulations! We're very proud of you! Ito naman ang mensahe ni Captain El Chico, ang DMA Director ng Maritime Academy of Asia and the Pacific. Sa Class 2016, kami po dito sa MAAP ay buong pusong nagagalak sa inyong pagtatapos sa araw na ito. Amin pong hangarin na kapag kayo naglilingkod na sa inyong mga kumpanya, ay inyo pong itataas ang inyong mga natutunan dito sa MAAP at buong puso niyong ipapakita ang inyong kahusayan upang ating mapapanatili ang pagiging number one sa ating seafaring. Tayo po ay kinikilala sa buong mundo na isang magagaling na mandaragat at nawa kung anuman ang naituro sa inyo ng MAAP ay buong puso niyong iaalay ito at inyong paglingkuran ng inyong mga kumpanya upang sa ganun ay patuloy silang kukuha ng mga kadete dito sa MAAP at ang ating mga sponsoring companies ay patuloy na maniniwala sa kakayanan ng marinong Pilipino. Sa inyong paglalakbay, sana'y dala-dalahin ninyo kung anumang aral na inyong natutunan sa eskwelahan at patuloy ninyong ipagmamalaki ng mandaragat na Pilipino ay napakahusay sa buong mundo. Abangan sa aming pagbabalik mga kamarino ang aming pakikipagpanayam sa iba pang mga nagtapos sa Maritime Academy of Asia and the Pacific. Mensahe ng presidente ng MAAP, walang iba ang aking partner na si Vice Admiral Eduardo Santos. Good luck. Godspeed. This portion was brought to you by SSS. Philip, kami sa'yo. Lulubog natin sa dagat dito sa ano yung isang sheet ng rape na ano bali 20 tubo dalawang to ganto
Ma, pa, dalaw ulit kami next week. Ingat lagi. Apo ko, mag-aral mabuti. Opo, Lola. Kamusta pong panggastos nyo? Huwag masyadong mag-alala. May vision kami sa SSS. Ayan naman natin ang istorya ni Jeneline Obrero ng MAAP. Piloto raw ang gusto niyang kunin nung una hanggang sa naging pulis at hindi raw niya inaasahan na nakapasok na pala siya sa MAAP. I would like to thank my beloved Academy, the Maritime of Asia and the Pacific. It's not because of MAAP. I will not be here, and of course I would like to thank God and my family for their everyday support emotionally and financially, and to my instructors and friends, thank you for all your support. Alamin naman natin kung ano-ano mga natutunan hindi makakalimutan at mamimiss ng mga kadete na mga nag-graduate sa MAAP. Sobrang overwhelmed yung feeling namin, of course, after four years of hard work. Since fourth class until nag-shipboard kami for a year, maganda ituro sa mga tao na gano'n, na hindi porke sa unang try mo, you failed, you don't want to continue na, ibig sabihin, you can keep going. Mamiss ko yung lugar, yung mga tao, yung mga activities dito, yung mga underclass, yung mga competitions between companies, and the school itself. And to my underclassmen, I'm very thankful for our memories together, for helping me and for sharing your experiences here at Aliyak Academy. Hindi madali maging isang seafarer, but kung alam mo yon, kung gusto mo, gagawin mo talaga eh. Yun. So you need the perseverance. I hope na ituro ko naman na sa inyo most of my pep talks during barracks inspection. So ngayon, ang message ko sa inyo is, magpursige lang kayo, huwag kayong susuko, pakabait, at galingan nyo. Ito naman ang mensahe ni Admiral Eduardo Santos. Binabati ko ang mga nagsipagtapos ngayong araw, the graduates of the second batch of class 2016. Malaki pong hirap ang dinanas nila upang makatapos, ngunit ngayon, meron na naman silang bagong buhay, bagong kinabukasan. Congratulations to all the members of class 2016, the Valkyrians class of 2016. Good luck, Godspeed. May you have fair winds, clear skies, and following seas. Nawa ang mga natutunan ng ating mga bagong mandaragat sa Academy ay magsilbing gabay sa kanilang paglalayag at magsilbi din sana itong inspirasyon sa mga susunod pang henerasyon. Congratulations to Valkyrias Batch 2, sail forward! Sa mga marino naman at syempre nag-a-assist sa ating mga kapamilyang marino. Isa rin yung mga dapat saluduhan natin. Pinapakita po ng ating mga kamarino ang kabayanihan at alam po namin na ang katangiang iyan ha, ang maghahatid sa inyo sa tuktok ng tagumpay. Galing ha. Ano ba? Titigil na po tayo. Tire-tire-tire pa yan. O sige. Sana po ay muliin nyo kaming samahan sa susunod na Sabado. Mula 11 hanggang 11.30 ng umaga, dito pa rin po sa PTV World, ang television ng bayan. Ayan, at kung may mga suggestion po kayo, ha, huwag mong mag-atubili at ipaalam po sa amin. And you can also watch us through live streaming. Correct. Just type www.ptv.ph. Ayan, don't forget to get a copy of our free Amusok DVD. Ayan, marami mo kayong malalaman, matututunan,
At malay ninyo ha, yung mga kamag-anak nyo na po, nakikita nyo sa DVD. At humahaw, nag-ahay, kumakaway, nag-ano pa, nag-mua-mua sa inyo, di ba? Kaya, antabayanan na po yan sa mga barko ninyo, okay? So, paano na? Kita-kita tayo, mga kamalino. Oo nga naman. But for now, anchor away. Bye.